Praise the Lord. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo na po sapagkat tayo po idarako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating balagawain. Ito po ay sa pamagitan ng pakinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po ay dadalhin ang ating malamangaral, bilang ko, Preacher Mark Nual. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Preacher, Reverend Brother Albert Arevalo. Manalangin po tayo, mga minamahal. Pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po'y lubos labis na nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang yugto na iyong panlalagawa na iyong pinagpalang lubos, mahal na Panginoon Jesus, na ipinadama mo ang iyong pag-ibig at kalinga sa bawat isa sa amin. Sa iyong napakatamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, binuhos mo sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral, pakikinig po ng iyong banal salita. Ngunit bago ang lahat, mahal na Panginoon, umihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Kainaan, karabukan na pagbigyan, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, buksan mo nawa ang aming puso at kaisipan upang aming maunawaan yung banal na mensahe sa umagang ito. Ikaw nga po ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi, magiging silbing daloy ng papalang espiritual. Sa ganang akin, wala akong magagawa sa ilamang kong umaasa sa ulat na langi ng aming minamahal at ginagalang mga pastor. Sama-sama naming sinasaway, anumang uri hadlang gawa ng kaaway, demons of pride, demons of unbelief and doubts. Cast out, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Makaupo po tayo, mga minamahal, amen. Bago po ako magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty to our dearest Jesus Christ. Praise the Lord. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved, honorable pastor, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. At tayo po'y bumabati rin ng a blessed good morning sa lahat po ng live webcast viewers sa iba't ibang dako ng mundo, maging sa mga dito sa dako po ng Pilipinas. A blessed good morning po at pagpapaabot din ng magandang umaga sa ating beloved ordained preacher, sa po ng kanyang mga mahal sa buhay, sa mga beloved co-preachers, beloved co-workers, elders of the church, beloved choir members, instrumentalists, at sa inyo po mga minamahal. Magandang umaga po. Gising pa po ba tayo, mga minamahal? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam ko yung panahon, nakakaantok po talaga, mga minamahal. Talagang nariyan yung malakas na ulan, malamig na simoy ng hangin, mga minamahal. Subalit, sa mga totoong anak ng Diyos, hindi yan hadlang upang hindi natin mapagtagumpayan ang ating magdamagang pananambahan. Everybody say praise the Lord! Praise God, mga minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong title sa umagang ito, ating pong pinamagatang God chose the lowly things in this world. God chose the lowly things in this world. Sa Tagalog, pinili ng Diyos ang mabababa sa sanlibutan. Kindly po sa ating key verse, 1 Corinthians chapter 1 verses 26 up to 29. Amen. Dito po sa 1 Corinto, kapitulo po 1, ang talata po ay 26 hanggang 29. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ang ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. God bless you po for the reading of the Holy Word. Ang mahal na Panginoong Jesus ang magpapala po sa kanyang banal salita. Lowly things, mga minamahal, sa sanlibutan, ang mga bagay na walang kwenta. Yan ang definition pagdating sa point of view ng sanlibutan. Pag sinabing lowly things, o yung mga mabababa, mga minamahal, sa sanlibutan, ang paningin nila dyan, yan yung mga walang kwentang bagay, mga minamahal, o walang silbi. Mabababang uri,
o walang halaga, mga minamahal. Yan ang ibig sabihin sa sanlibutan kapag sinabing lowly things o mabababang uri, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa Biblia, ang definition ng mababa ay hindi lamang sa dukha sa kalagayan, mga minamahal. Bagkus, ang definition po, mga minamahal, ng mga mabababa sa Biblia ay yung merong pusong dalisay. Everybody say amen. Yung mga taong merong mabababang kalooban, mga minamahal. Sa Biblia, kahit meron kang kayamanan, mga minamahal, kahit maganda ang estado ng iyong buhay, basta meron kang mababang kalooban, isa ka sa pinili ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, sa mga taga-Korinto, ayon sa ating nabasa, sinabi po ni Pablo ng mga minamahal na ang mga tinawag at pinili ng mahal na Panginoon doon ay mostly karamihan mabababa, mga minamahal, mabababa lamang. Yung mga walang masyadong ari-arian, hindi ganoon kayaman, mga minamahal. Karamihan mga hikahos sa buhay. Yung halos walang makain, mga minamahal, nagkukulang pa sa pagkain. Yung iba naman ay mga alipin, mga minamahal, o hindi mga kilalang tao, mga minamahal ko. Iilan lamang po ang tinawag ng mahal na Panginoon na may mga kaya sa buhay, mga minamahal. Kaya, napakadakilang karangalan, mga minamahal, na mapabilang po tayo sa Royal Family of God. Everybody say amen? At ito'y napakagandang paalala po sa ating lahat, mga minamahal, na walang sino man ang pwedeng magmataas o magmalaki sa harapan po ng ating mahal na Panginoon. Na tayo, mga minamahal, ay nailigtas ng ating sariling magandang kalagayan sa buhay. Hindi. Hindi po, mga minamahal. Sa kadahilan ng tayo, mga minamahal, ay kinahabagan lamang po talaga ng Diyos. Ang magandang balita ng Diyos, mga minamahal, ito ay para sa lahat. Ngunit, sadyang malapit ang Diyos sa mga taong merong mababang kalooban. Everybody say praise the Lord! Kaya nga, is it essential, mga minamahal, to all people to be humble in the front of God, mga minamahal ko. Kaya nga, madami ang pinili ng Diyos sa mga taga-Korinto, yung mga mabababang uri ng tao, mga minamahal, yung mga mahihina, mga minamahal ko, sila yung mga karamihan pinili ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ibig sabihin, ang dukha kasi sa Biblia, hindi lamang yung literal na mahirap, mga minamahal, kundi yung merong talagang pusong dalisay, uhaw sa salita ng Diyos, at merong mababang kalooban, mga minamahal, upang ipakita ng Diyos, mga minamahal, sa mga marunong na hindi sapat ang kanilang kaalaman sa mundong ito, upang sila ay hindi makapagmalaki sa Diyos, mga minamahal, upang sila ay sabihin nilang hindi nila kailangan paglingkuran ang Diyos, mga minamahal. Kaya pinili ng mahal na Panginoon ang mga mabababa, ang mahihina, ang mga dukang upang hiyain ang mga marurunong at malalakas. Everybody say amen. Sino ba yung malalakas na tinutukoy ng Biblia, mga minamahal? Hindi lamang po ito yung, hindi yung tinutukoy ng Biblia na yung malakas ang physical na pangangatawan, mga minamahal. Ang tinutukoy po, mga minamahal, na malakas, mga minamahal, ay yung kalagayan ng isang tao dito sa sanlibutang ito, mga minamahal ko. Sila po yung may mga sapat na kakayahan, sapat na kayamanan upang gawin ang mga maling bagay at ipamuhay ang mga labag sa banal na kalooban ng Diyos. Sila yung mga may matataas na katungkulan sa lipunan, mga minamahal. Masasabi natin isa sila sa mga nagkokontrol ng mundong ating ginagalawan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi sila ang pinili ng Diyos. Hindi po sila upang dalhin ang at ibihis ang kanyang banal na pangalan. Sino ba ang pinili ng Diyos? Bagkus tayo po, mga minamahal. Tayong mga sumampalataya sa banal na ebanghelyo, tayong mga naniwala sa banal na salita ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tayo ang pinili ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang requirements pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay hindi yung ating magandang kalagayan dito sa mundong ito.
hindi yung ating mataas na pinag-aralan, hindi yung ating magandang estado sa buhay, kapag ang Diyos pala, mga minamahal, ang pinipili ng Diyos yung merong mababang kalooban, yung uhaw sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakakatuwa ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil talagang ipinapakita, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Pag kung iisipin natin mabuti, mga minamahal, bakit tayo kailangang piliin ng Diyos? Eh wala naman tayong nagawang mabuting bagay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ni wala tayong naihandog na ginto't pilak, mga minamahal, para ialay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang Diyos ay totoo sa kanyang mga banal na salita, na kanyang pinipili ang mga mahihina, ang mga mabababa, ang mga dukha, mga minamahal, ang may mga mababang kalooban upang ibihis at dalin ang kanyang banal na pangalan sa sanlibutang ito. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. May mga halimbawa po sa Biblia, mga minamahal, kagaya ng ating key verse, na pinili ng Diyos gamitin yung mga walang kwentang bagay, yung mga mabababang uri, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Magbibigay tayo ng halimbawa, mga minamahal. Exodus chapter 14, verse 16 po. Kindly po. Sa aklat po ng Exodus, kabanata 14, talata 16. At itaas mo ang iyong tungkod at iyunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At ahuwiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Amen. God bless you po. Mga minamahal, ano yung tinutukoy dito ng ating mahal na Panginoon? Piniling gamitin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang maging makapangyarihang sandata yung isang tungkod ng kahoy. Everybody say amen. Napansin niyo po ba, mga minamahal? Marami pwedeng gamitin ng Diyos nung pinalaya ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ni Moses ang mga Israelita sa pagkakaalipin. Pwedeng gamitin instrumento ng mahal na Panginoon ng isang ginto o pilak o isang matibay na metal, mga minamahal, o isang matibay na bato o isang kristal, mga minamahal, upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Subalit ano ang pinili ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, isang kahoy, isang tungkod. Kung titignan natin, basura lamang sa harapan ng sanlibutang ito. Walang silbi. Isang patpat, mga minamahal, isang tungkod ng kahoy, mga minamahal. Ngunit ito ang pinili ng Diyos upang hiyain ang sibat ni Paraon, upang ipahiya ang mga espada ng kaaway nila Moses, mga minamahal. Hindi nagwagi ang espada, ang mga pala, ang sibat ni Paraon sa tungkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal. Isang basura lamang kung titignan natin sa sanlibutan ang isang kahoy. Walang silbi. Isang tuyong kahoy, mga minamahal. Subalit, ano ang ginawa ng mahal na Panginoon? Ginawang kapaki-pakinabang ng ating mahal na Panginoon ang isang tungkod na ito. Nagsilbing nga, makapangyariang sandata, nakapagpalaya, mga minamahal, naging daan upang makatakas sa mga Israelita. Ang sabi ng ating nabasa, itaas mo ang iyong tungkod at mahahawi ang dagat at dadaan ng bayan ng Israel. Everybody say amen. Di ba, mga minamahal? Ganyan ang Diyos. Pinipili niya yung mga mabababang uri, mga minamahal, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Katulad ni Moses, mga minamahal, noong una nag-alinlangan si Moses nung sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon na ikaw ang gagamitin ko upang palayain ang mga Israelita sa pagkakabihag. Nag-alinlangan si Moses kasi ang sabi niya, mahal na Panginoon, ano ang aking sasabihin sa hari? Ako ay isa lamang pastol ng tupa. Sa Israel kasi, mga minamahal, yung pinakamababang uri ng trabaho, yan yung nagpapastol lang ng tupa. Pero ang pinili ng Diyos, isang pastol ng tupa, si Moses, mga minamahal, na ginamit, binigyan ng wisdom, binigyan ng lakas ng loob ng mahal na Panginoon upang mapalaya ang bayan ng Israel sa pagkakaalipin. Everybody say praise the Lord. Gaya ni David, mga minamahal. Siya ang ginamit ng mahal na Panginoon, pumatay kay Goliath, mga minamahal. Isang pastol ng tupa. Isang bata na hindi nagmula sa mayamang angkan, subalit naging hari ng Israel. Everybody say praise the Lord.
Ganoon talaga ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Gumagamit siya ng mga tao o ng mabababang uri ng mga bagay upang hindi ang makita ay ang tao. Upang hindi makita ang kagandahan ng bagay na ginamit, kundi ang makita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Kaya nga sa atin dito sa ating pananagawain, maraming patotoo eh. Yung mga kapatiran natin, hindi nagtapos ng pag-aaral, pero sila pa ang nasa mataas na posisyon sa mga kumpanya. Mga kapatiran, mga minamahal, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero sila ang mga humahawak na mga tauhan. Sila ang nagmamando sa kanilang mga tauhan. Bakit? Dahil ganyan ang mahal na Panginoon. Once na isang tao may mababang kalooban, ikaw ay itataas ng Diyos sa harap ng maraming mga tao. Everybody say praise the Lord! Ganyan ang Diyos, mga minamahal. Talagang yung mga mapagmataas, ibinababayan ng Diyos. Ipapakita ng Diyos sa mga mapagmataas na kaya niyang gamitin ang mababang uri ng tao o mababang walang kwentang uri ng isang bagay para lamang mapahiya ang malalakas, ang marunong, upang mawalan ng halaga ang mga mahalaga. Everybody say praise the Lord! Di ba totoo, mga minamahal? Nawalan ng halaga yung sibat ng mga sundalo ni Paraon. Nawala ng halaga yung kanilang mga karwahe. Nawala ng halaga ang kanilang mga pana, mga minamahal, sa pamamagitan ng tungkod na itinaas ni Moses, mga minamahal, nahawi ang dagat at doon na rin namatay ang mga sundalo ni Paraon. Everybody say praise the Lord! Tingin nyo, mga minamahal, pwedeng hindi na gumamit ang mahal na Panginoon ng kahoy, direkta na lang nagamitin ni Moses yung kanyang kamay. Pero bakit, mga minamahal? Upang si Moses din ay hindi magmalaki sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung tungkod na rin yun ang ginamit ni Moses panghampas sa bato, mga minamahal, upang lumabas ang tubig, mga minamahal. Yung tungkod na yan ang naging ahas sa harapan ni Paraon, mga minamahal. Maraming naging gamit ang tungkod na walang kwenta kung ating titignan. Subalit ginawang makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Isang halimbawa pa, mga minamahal, upang lalo nating maunawaan. Kindly, Hukom 15:16 hanggang 16. Kindly po. Dito po sa aklat ng Hukom, kapitulo po 15, ang talata po ay 15 hanggang 16, minamahal, nasulat ng ganito. At siya nakasumpong ng isang bagong panga ng asno. At iniunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinanakit sa 1,000 lalaki at sinabi ni Samson, sa pamagitan ng panga ng isang asno ay nagkabunton-bunton, sa pamagitan ng panga ng isang asno ay nanakit ako ng 1,000 lalaki. Amen! God bless you for the reading of the Holy Word. Alam niyo, mga minamahal, sa English translation po kasi ang sabi doon, I have killed 1,000 men. Sa Tagalog po kasi binabago, mga minamahal. Sabi lang rito, nanakit ako ng 1,000 lalaki. Pero sa English translation, I have killed 1,000 men, ang sabi doon. Tingnan nyo ito, mga minamahal, sa pamamagitan po ng panga o yung buto ng panga ng asno ay pumatay si Samson ng maraming Pilisteo. Maraming Pilistin, mga minamahal. Kasi ang mga Pilistin, mga minamahal, immortal na kalaban po ng mga Israelita ito noon, mga minamahal. At hindi tumitigil ang mga Pilisteo hanggang gusto nilang malipol ang bayan ng Israel, mga minamahal. Kaya nga kaaway din sila ng Diyos, mga minamahal ko. Subalit sa pamamagitan po ng panga, di ba yung mga buto, mga minamahal, nilalangaw na lang yan sa basurahan eh. Nilalangaw na lang yan sa lupa kapag namatay yung hayop, inuud, walang silbi. Pero yun ang ginamit ng Diyos, mga minamahal, upang patayin ang libo-libong Pilisteo na gustong sumakop sa bayan ng Israel. Everybody say amen. Gaano kadakila ang Diyos, mga minamahal? Gaano ka manghamangha ang kanyang mga gawa? Hindi ginamit ng mahal na Panginoon ang mga sandata, espada o pana, mga minamahal, o tabak. Hindi ginamit. Ang ginamit ng mahal na Panginoon ay isang mababang uri ng buto. Kung titignan natin, walang pakinabang sa sanlibutan, walang silbi. Subalit ginawang mahalaga ng ating mahal na Panginoon, ginawang makapangyarihan ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Alam niyo, mga minamahal, sa 2 halimbawa po na ating nabasa, yung tungkod ni Moses na kahoy at yung panga ng asno na ginamit ni Samson,
may ipinapakita ang Diyos sa atin dito. May ipinapakita, mga minamahal, na ang mga bagay na walang silbi, na walang kwenta, mga minamahal, kayang gawing napakahalaga ng Diyos. Everybody say amen? Kapag sinabing napakahalaga, mga minamahal, ito'y magiging maraming pakinabang. Ito'y bagay na magiging pinakaiingatan, mga minamahal. Gaya ng pagkakatawag sa atin. Dati-rati, mga minamahal, ang iba sa atin dito ay mga lulong sa bisyo, salot sa lipunan, mga drug addict, killer, rapist, mga minamahal. Kumbaga, walang kwentang tao kung titignan ng sanlibutan ito. Ang iba sa atin dito, mga suwail sa ating mga magulang. Ang iba sa atin dito, mga minamahal ko, ay talamak na napakagulong buhay. Kung titignan mo sa paningin ng sanlibutan, ay walang kwentang pamumuhay ang masasabi natin. Subalit, bakit tayo narito ngayon lahat, mga minamahal? Tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay ginamit ng mahal na Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo, upang ipatotoo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Karamihan na member ng Jesus Miracle Crusade galing sa mga hikahos na buhay, mga walang pinag-aralan, mga magulo ang buhay, mga dating drug addict, salot sa lipunan. Bakit hindi karamihan attorney, hukom o mga gobernador, senador? Bakit? Dahil totoo ang salita ng Diyos. Yung mayroong mabababang kalooban, sila ang tinatawag at pinipili ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Isang araw dumating ang dakilang kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Imbis na ang piliin ng Diyos, yung mga tao, magaganda ang uri, matataas ang estatus sa buhay sa mundong ito. Subalit, kahit hindi tayo kilala sa mundong ito, mga minamahal, kahit tayo ay mababang uri lamang na tao sa mundong ito, tayo ang mapalad na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Binago ang ating mga pamumuhay, mga minamahal, ang ating mga kasalanang buhay. Kung titignan, mga minamahal, hindi man tayo karapat-dapat magpatotoo patungkol sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Hindi po tayo karapat-dapat na gamitin sa kanyang panlalaubasan, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Kasi kung pagbabasihan, mga minamahal, ang kabanalan at ang kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil, mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa kanyang habag, mga minamahal, hindi tinignan ng Diyos, hindi tinignan ng Diyos yung ating mga background, mga minamahal. Hindi tinignan ng Diyos yung ating pinanggalingan, mga minamahal. Hindi tinignan ng Diyos yung ating pinag-aralan. Hindi tinignan ng Diyos yung ating estado sa buhay, mga minamahal. Hindi tinignan ng Diyos yung ating karumihan, mga minamahal ko. Ang tinignan ng Diyos sa atin, yung ating mababang kalooban, na uhaw sa pag-ibig ng Diyos, handang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ang likas na napakabait ng ating malapit, likas na malapit ang puso ng Diyos sa mga mababa ang kalooban, mga minamahal. Kaya nga, ang pagiging dukha sa Biblia, hindi yung mga taong yung mga taong hindi lamang na walang maisuot, walang makain. Sa Biblia, kahit mayaman ka, kahit napakarami mong ari-arian, subalit meron kang pusong mababa ang kalooban na handang maglingkod sa Diyos, dukha rin ang tawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, isa rin tayo sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Huling halimbawa, mga minamahal, Mateo 13:55, kindly po. Dito sa Mateo, kapitulo po 13, ang talata po ay 55, minamahal, na sulat ng ganito. Hindi baga ito ang anak ng aluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Amen. Ang tinutukoy po dito, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, hindi baga ito ang anak ng aluwagi? Malalim kasi na Tagalog. Ito po, sa English kasi, ang ibig sabihin, siya yung son of a carpenter, mga minamahal, ang sabi sa English, o sa Tagalog na mababaw, hindi baga ito ang anak ng karpentero. Tingnan niyo, mga minamahal, mas pinili po ng ating pinakamamahal na Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao na maging isang anak lamang po ng karpentero, mga minamahal.
Pwedeng gamitin ng Diyos yung mataas na uri ng tao dito sa lupa, mga minamahal, upang kanyang maging mga magulang sa laman. Pero ang pinili ng ating mahal na Panginoon na kanyang maging mga magulang ay mga dukha po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Ito'y sinadya po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Unang-una, bakit sinadya ng mahal na Panginoon? Upang ang ating mahal na Panginoon ay madaling makisalimuha sa mga dukha, mga minamahal. Kasi mga minamahal, kapag ang isang tao ay kilalang mayaman, mataas ang uri o mataas ang antas sa buhay, mga minamahal, kapag siya ay lumapit sa mga dukha, ang mga dukha ay lalayo sa kanya, mahihiya, maiilang. Kaya ang ginawa ng Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, nagpakababa upang maabot niya yung mga dukha, mga minamahal, upang maibahagi ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang ating mahal na Panginoon naging anak lamang ng karpintero, mga minamahal. Doon siya lumaki sa mahirap na bayan. Sa ang kanyang mga kapitbahay ay may mga karamdaman, mga minamahal, mga hikahos din sa buhay. Subalit ang kanyang ipangaral ang ebanghelyo, mga minamahal, napakarami po ang naniwala sa kanya na mga merong mababa ang kalooban. Everybody say praise the Lord. Subalit mga minamahal, marami din po, mga minamahal, hindi naniwala sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi nung nalaman po nila na ang mahal na Panginoon ay anak lamang ng karpentero at sinasabi ng Diyos na siya ay anak ng Diyos, na siya ay may kaharian sa langit, mga minamahal, dinadown siya. Hindi siya pinaniwalaan, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, yung mga mayayamang tao, mga minamahal, yung mga matataas ang antas, no, sobrang matatalino, yung malalakas na tao, mga minamahal, nahirapan silang maniwala sa mahal na Panginoong Hesukristo. Sino yung mga mapalad, mga minamahal? Yung mga dukha. Sila yung tumanggap, mga minamahal, ng ebanghelyo. Kaya sino? Sila ang pinagpala. Sila ang nagsigaling ang mga karamdaman. Sila ang nagkaroon ng kayamanan sa kalangitan. Sila ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa ating panahon, sino yun? Tayo yun, mga minamahal. Everybody say praise the Lord! Kaya nga, napakapalad mga minamahal. Napakapalad natin mga minamahal na tayo ay nagkaroon ng mababang kalooban, mga minamahal. Kaya nga, kahit na hindi man ganoon kataas, mga minamahal, ang ating antas sa buhay, mga minamahal, hindi dahilan upang ating ikalungkot, mga minamahal ko. Everybody say amen? Di ba mga minamahal, kahit hindi natupad, mga minamahal, ang ating mga pangarap dahil sa pandemic na ito, mga minamahal. O may mga pangarap din tayong hindi natupad dahil, o hindi natuloy dahil sa ating paglilingkod, mga minamahal. O mga plano natin sa buhay, mga minamahal, na hindi natupad dahil sa ating paglilingkod, mga minamahal. Huwag po tayong malungkot, mga minamahal. Dahil ang katotohanan, ang profession talaga natin, mga minamahal, at ang pangarap talaga natin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say praise the Lord! Kahit yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal, marami tayong kapatiran dito hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal. Maaring ang dahilan ay dahil sa kahirapan o yung ibang dahilan dahil sa paglilingkod na in love, na first love sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, wala tayong title dito sa lupa. Hindi tayo tinatawag na engineer, hindi tayo tinatawag na doktor, mga minamahal. Pero mas mapalad po tayo, mga minamahal. Dahil tayo ang pinili ng Diyos upang dalhin ang kanyang kapanalan, dalhin ang kanyang mga patotoo, ipangaral dito sa mundong ito. Everybody say, praise the Lord! Alam niyo, mga minamahal, mas ang pinakamataas na profesyon talaga ay yung magbahagi ng salita ng Diyos. Mas higit ka sa abogado, mas higit ka sa hukom, mas higit ka sa guro kapag ibinabahagi mo ang salita ng Diyos sa mga tao sa sanlibutang ito. Kaya hindi dapat tayo malungkot. Hindi tayo malungkot, manglumo, manghina, mga minamahal, sa ating kalagayan, mga minamahal. Minsan naiisip natin bakit parang mas sumasagana yata yung kapitbahay kong sanlibutan na. Parang bas lalo siyang yumayaman at ako, eto pa rin, simple pa rin ang aking pamumuhay. Natural lang yan, mga minamahal. Dahil ang mga anak ng Diyos, hindi natin makikita ang contentment natin dito sa lupa. Dahil hindi tayo taga dito sa lupa, taga langit tayo, mga minamahal. Ang mga bagay sa langit, yun ang makapagpapaligaya sa atin. Kahit anong gawin natin pagsusumikap dito sa lupa, mga minamahal, hindi tayo mapupuno ng kaligayahan, mga minamahal, dahil dito ang ating tahanan. Kaya huwag nating hanapin ang kaligayahan dito
sa sanlibutang ito. Ang ating kaligayan doon sa ating tunay na tahanan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya wag kang malulungkot, wag kang malulumo kung ang iyong trabaho ay tagalinis ka lang, utosan ka lang, mga minamahal, o tindera ka lang, kasambahay ka lang. Sumalit, naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Pinili ka ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kung sa tingin mo, mababa ang iyong uri ng iyong trabaho, kapatid, huwag kang malulungkot. Hanggat naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, hindi yan ang kalagayan mo, ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, yung mababang kalooban mo, yung malinis na puso mo. Everybody say praise the Lord! Kaya nga, marami tayong pangarap, mga minamahal. Kung hindi man natin nakamit ang mga bagay na yan, hindi natin ipinagkaloob ng Diyos dito sa lupa. Subalit sa langit, isang tiyak na bagay sa langit, lahat ng iyong ipinangarap, ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eba, kung wala tayong sariling bahay at lupa sa mga panahong ito, hanggang sa mga oras nito, nangungupahan lang tayo. Hanggang sa mga oras nito, nagko-commute tayo kahit malayo, bumabiyahe tayo. Kahit gabi, umulan, bumagyo, bumabiyahe tayo. Sumasakay tayo ng jeep para lang makadalo sa banal na gawain. Asahan mo, kapatid, ang lahat ng mga gantayin pala mo sa langit, hindi mabibilang, hindi matutumbasan ang iyong pagtitiis dito sa lupa. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, napakapalad natin. Ano ba yung nagawa natin para sa ating mahal na Panginoon upang tayo ang piliin ng Diyos? Ano bang nagawa natin? Ano bang naialay natin sa Diyos? Kaya nga, napakasarap bulay-bulayin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag binubulay-bulay mo, hindi mo mapigil ang maluha. Bakit ako, mahal na Panginoon? Bakit ako ang pinili mo? Ano bang nagawa ko para sa iyo? Isa lamang akong hamak na makasalanan. Isang taong marumi, putik at pasahan sa iyong harapan. Pero bakit ako ang ginamit mo upang ipatotoo ang iyong kabutihan sa mundong ito? Pero bakit ako ang ginamit mo upang ipangaral ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan sa mundong ito? Pero bakit ako ang ginamit mo bilang maging mga awit mo? Hindi naman ako professional singer, mahal na Panginoon. Marami ang magaganda ang boses dito sa mundong ito. Matataas ang boses, magagaling kumanta. Pero bakit ako na wala naman talagang boses? Bakit ako ang mga aawit mo, mahal na Panginoon? Bakit ako ang tumutugtog, mahal na Panginoon? Hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako magaling, maraming professional musician. Pero bakit ako? Dahil pinili ka ng Diyos! Pinili ng Diyos, meron kang mababang kalooban! Mahal na Panginoon, bakit? Bakit ako narito sa banal na gawain mo? Napakarami natin ang aking buhay. Makasalanan ako, mahal na Panginoon. Napakadami kong ginawang kasalanan, kasamaan. Pero bakit narito ako, nakadamit ng mabuting damit, banal, malinis sa iyong harapan? Nakita ng Diyos ang inyong mababang kalooban, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Yun lamang magsuot ka ng uniforme. Isuot mo yung uniforme ng Pine Square o kahit ano pang choir ka. Yung uniforme na yan, napakabanal niyan. Yan ay ipinuhunan na ng mahabang panahon, pagluhod, pagayuno ng ating mga magulang bago na buo ang uniforme na yan. Pero bakit suot-suot natin yan? Hindi man tayo ganoon kagaling, subalit kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, He is glorified in nobody, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, naitataas siya sa taong wala namang alam, sa taong mababa lamang, doon naitataas ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang mga tumatayo sa banal na pulpito, bakit kami ang pinili ng Diyos? Hindi man kami karapat-dapat, wala kaming alam, mangmang lamang kami. Subalit ang sabi ng Biblia, aking pinili ang mga bagay na mabababa upang iyain ang matatalino, ang marunong, mga minamahal ko. Karamihan sa mga ngaral ng ating banal na iglesia, mga minamahal, mga walang aral po talaga.
Pero sino ang nakikinig sa mga mangangaral ng Diyos? Ang mga matataas, matatalinong tao, mga profesional na tao sa mundong ito. Maging ang mga taong nasa kapangyarihan, itinataas ang kamay sa mahal na Panginoon. Tanda ng pagsuko at paniniwala sa pananasalita ng Diyos. Mga minaman, sino ang kinamit ng mahal na Panginoon? Mga taong mabababa lamang. Mga halos walang aral, mga minamahal. Well, hindi pumunta ng Bible school. Ang ating beloved pastor, mga minamahal ko, hindi po siya dumaan ng Bible school, mga minamahal. Pero nakita nyo kapag nangaral, mga minamahal, pag narinig ng mga tao sa salibutan, nababago ang kanilang buhay. Gumagaling ang kanilang mga karamdaman. Pinagpapala sila. Lumalago ang kanilang pananampalataya. Hallelujah. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi tao ang makita. Ang gusto ng Diyos ang makita ang mahal na Panginoon upang walang laman ang magpamapuri, upang walang laman ang magmataas, mga minamahal ko. Kaya nga kapag tayo ay gumaganap sa ating mga tungkulin, nariyan ang anointing na mahal na Panginoon, hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating kaalaman, yan ay dahil sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, kaya nga sa trabaho mo, bakit pinagpapala ng Diyos ang gawa ng iyong mga kamay? Hindi dahil sa talento mo, yan ay dahil sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-aaral mo, bakit ang talino mo, bakit mataas ang grado mo? Hindi dahil sa sarili mong pagsisumikap, yan ay dahil sa habag ng ating mahal na Panginoon. Upang makita ng Diyos, makita ng tao na ang Diyos ay buhay sa pananaministeryong ito. Kaya nga minsan ay pinahihintulot ng Diyos dun sa mga estudyante, mawalan sila ng oras para mag-review. Pinahihintulot ng Diyos yan, mga minamahal, para doon mo makita. Doon ka magpapakumbaba sa Diyos. Doon makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Pinahihintulot ng mahal na Panginoon ang mga pagsubok natin, ang mga problema natin, mga minamahal. Dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, tayo ay nagiging mababa. Dahil sa pagiging mababa natin, yan ang magiging daan upang tayo ay itaas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Kahit ano mang ating kalagayan ngayon, mga minamahal ko, ano man ang estado ng ating buhay, wala man tayong pinagkakakitaan, mga minamahal. Tayo ay nakikitira lamang sa kung kani-kanino. Tayo ay naglalakad. Tayo ay nagbumabiyahe, nagkukumbiyot patungo sa banal na gawain. Hindi yan ang tinitigyan ng Diyos. Ang tinitigyan ng Diyos, yung pagsusumikap mo, yung kababaan ng iyong loob. Everybody say praise the Lord! Alam niyo, mga minamahal, kung hindi mababa ang ating kalooban, hindi natin gagawin ang mga bagay na ito. Sasakay ka sa pampublikong jeep na nakabarong ka, mga minamahal. May dala-dala kang Biblia. Pagtawanan ka talaga ng tao sa sanlibutan. Pero hindi natin tinitignan yan. Ang tinitignan natin yung makaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami po tayong mga kapatiran, mga minamahal, sa iba't ibang outreach. Narinig ko ang mga patotoo. Mga lahat sila nakaputi. Tapos dadaan sila sa traffic. Sa traffic na kalsada, mga minamahal, nakasakay sila sa bisikleta, mga minamahal. Pero nagpatuloy sila. Hindi sila nahiya, mga minamahal. Isang araw pinagpala sila na malapay nagkaroon ng sariling sasakyan. Everybody say praise the Lord. Noong una sila, mga minamahal, ay mababa ang tingin ng sanlibutan. Noong una, nagsisimula pa lang ang ating pananalagawain, tayo ay inuusig ng iba't ibang mga leader ng relihiyon, iba't ibang sekta at dominasyon na sinasabi ang Jesus Miracle Crusade ay hindi lalago dahil wala tayong source of income. Hindi katulad ng ibang mga churches, meron silang mga source of income, meron silang pumapasok na financial upang mapalago ang pananalagawain. Pero hindi nila alam, ang mahal na Panginoon, pinipili ang mga mabababa, ang mga walang-wala, sa kanya itinataas at pinagpapalang lubos. Kaya nga ating pananalagawain, hindi ito naitatag sa pamamagitan ng mga pinansyal na bagay. Naitatag ito sa panalangin at pagluhod ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, naging mababa rin. Hindi lamang sa maiksing panahon, sa napakahabang panahon, mga minamahal. Napakaganda ng buhay ng ating beloved pastor. Subalit sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya maging mababa, mga minamahal.
Masunod lamang ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal. Imagine mo, matiis mo bang yung anak, walang makain, walang madieting gatas. Pero kung tutusin, pwede kang lumapit sa mga loved ones mo. Pwede mong talikuran ang paglilingkod mo at magtrabaho ka uli upang mapakain mo ang iyong mga mahal sa buhay. Subalit ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga pinili nila maging mababa dahil alam nila sa pamamagitan ng pagiging mababa, doon sila iaangat ng ating pinakamamahal na Panginoon at nangyari din sa ating mga buhay, mga minamahal. Noon tayo, wala tayong sariling tahanan. Pero ngayon, pinagpala tayo ng mga tahanan. Noon, wala tayong sariling sasakyan. Ngayon, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. May mga negosyo pa ang ibang mga kapatiran. Bakit? Tayo ay nagsimula sa mababang kalooban, mga minamahal. Noong ating narinig ang banal na ebanghelyo ng kaligtasan, hindi tayo naging mapagmataas. Tayo ay nagkaroon ng mababang puso. Kaya ngayon, mga minamahal, tayo ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dun sa mga kapatid natin, mga minamahal, na inaakala nyo parang hindi lumalago o sumasagana ang iyong buhay, nagkakamali po kayo. Ang Biblia ang nagsabi, tayo ay pinili ng Diyos. Mas mapalad yung mga mababang uri, mabakumbaba, mga duka sa harapan ng Diyos dahil sila yung tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya walang dahilan, mga minamahal, upang tayo ay malungkot, malumo, manghina sa kalagayan natin ngayon, mga minamahal. Bisa kasi iniisip ng ibang mga Kristiyano, mahal na Panginoon, parang walang pagpapala, ganito lang ang aking kalagayan. Hindi po, mga minamahal. Gaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, pinili ng Diyos yung mga dukha, yung mga mabababa, yung mga walang alam sa mundong ito. Isa tayo doon, mga minamahal, kaya napakapalad po natin. Hindi po kaligayahan, hindi po ang kaligayahan natin ay yung magandang estado sa buhay. Hindi masama yan. Subalit ang tunay talaga na kaligayahan natin na malaman na nakasulat po ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang tunay nating kaligayahan. Kaya nga kahit anong gawin natin dito sa lupa eh, makabili ka ng gusto mong bagay, makamit mo yung gusto mong bagay, hindi ka pa rin fully totally na masaya. Kasi yung contentment natin, wala sa mundong ito. Nasa langit po talaga, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Habang tayo umaawit, mga minamahal ko, praise the Lord. Bulay-bulayin po natin ang mensahe, mga minamahal, na napakapalad natin na tayo ang tinawag ng Diyos, mga minamahal. Out of 7 billion people in this planet, mga minamahal, tayo po ang isang kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Wala man po tayo nagawa para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero tayo ang tinawag at pinili ng ating mahal na Panginoon. Sapat na po yan upang siya ating awitan, upang siya ating pasalamatan, mga minamahal. Hallelujah. Awitin po natin yung mula ng tanggapin kita, Panginoon. Di ko lubos maisip at aking tinatanong. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bye.
sabi natin na ating mga sarili, bakit ako mahal ng Panginoon? Karapat-dapat ba ako? Eh, napakarami kong pagkukulang sa'yo. Napakarami kong kasalanan sa'yo. Pero bakit ako mahal ng Panginoon? Bakit ako ang pinili mo? Ng Diyos, subalit hindi sila pinili ng Diyos. Tayo mga dukha, mabababang uri, mga minamahal.
tayo ang pinili ng Diyos dahil alam ng Diyos na wala tayong maiaalay kundi ang ating buhay. Ang gusto ng Diyos, yung buhay ang iaalay sa Kanya. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga kayamanan ng mundong ito, mga minamahal. Dahil ang mga kayamanan sa mundong ito, hindi tinuturing na kayamanan ng Diyos. Ang tinuturing na kayamanan ng Diyos, mga minamahal, yung mga anak niyang naglilingkod sa Kanya, nagtitiis, nagpapatuloy. Iyan ang kayamanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tingin sa atin ang mga tao sa salibutan dito, wala man tayong maibubuga, mababang uri lamang tayo ng tao sa kanilang paningin. Subalit ang Diyos ang tingin sa atin ka isa-isang kayamanan niya. Hallelujah! 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 Maraming pangarap natin hindi natupad dahil sa ating paglilingkod. Dahil sa pandemic na ito. Pero hindi yan, mga minamahal. Hindi yan ang ating tunay na pangarap. Hindi yan ang ating tunay na tagumpay. Ang ating tagumpay na tayo'y tatnan ng mahal na Panginoon may init na naglilingkod sa napakabalat natin, mga minamahal. Dahil meron tayong pusong naglilingkod sa Diyos. Kahit anong kalagayan ng mundo, kahit anong kaguluhan, kahit anong panahon, narito tayo, mga minamahal. Hindi tayo nagsasawa magpuri sa Diyos. Hindi tayo nagsasawa maglingkod. Kaya nga tayo ang pinili ng mahal na Panginoon sa salibutan ito. Yung mga mabababang uri ng tao, yung mga walang-wala naman talaga, mga minamahal. Yung mga merong mababang kalooban. Tayo yung pinili ng Diyos. Hindi niya kinalugdan ng mga yaman ng mundong ito. Kaya napakasarap paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi hiniling ng Diyos ang gitot bilang, mga minamahal. Ang hiniling ng Diyos yung ating sariling buhay na ibialay sa Kanya. Hallelujah! Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Bulay-bulayin natin, mga minamahal. Bakit tayo narito? Dahil tinawag ka ng Diyos. Kapag tinawag ka at pinili ka ng Diyos, asahan mo, hindi ka niya papabayaan. Kaya kung napakabigat ng problema mo ngayon, huwag kang manghina. Huwag kang manlubo. Isang diyang na bagay, kaya ka narito dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Nakikita ng Diyos ang pagtitiis mo. Nakikita ng Diyos ang pagluha mo. Nakikita ng Diyos ang mga babang kalooban mo. Kaya hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Gawin mo yung nararapat. Sundin mo ang sinasabi sa iyo ng mahal na Panginoon. Huwag mong alalahanin ang bukas. Kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay mo, gawin mo! Dahil gusto kang pagpalain ng Diyos. Yung kalagayan mo ngayon, akala mo yan na yung pagpapala ng Diyos. Meron pa siyang hinihandang bagay na masigit yan, kaya sumunod ka. Tumugon ka. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin na bukas. Huwag mong isipin na bukas dahil naroon na ang mahal na Panginoon. Bago dumating ang bukas, naroon na ang mahal na Panginoon. He holds our future. Hawak ng Diyos ang ating kinabukasan, mga minamahal. Kaya narito tayo. Kaya tayo naglilingkod, nagtitiis, nagsasakripisyo. Dahil pinili tayo ng mahal na Panginoon. Kaya huwag kang matakot sa hamon ng buhay, kapatid. Huwag kang susuko. Magpakatatag ka. Buhay ang Diyos mo. Hindi lang buhay. Iniibig ka pa ng Diyos.
Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tayo manalangin, mga minamahal. Bago tayo dumako sa ating masiling. Purihin ka, mahal ng Panginoon. Salamat po. Hindi namin labos maisip, mahal ng Panginoon, na kami pinili mo. Kung titignan ang aming mga nagawa sa iyo, wala pa, mahal ng Panginoon. Wala. Kulang ang aming pagpapabagal. Subalit, sagana ka sa kagandahang loob, mahal ng Panginoon. Miski maliit na bagay na aming nagagawa sa iyong harapan, ito'y iyong kinalulugdan. Hallelujah! Salamat, mahal ng Panginoon. Patuloy mo kami pinangahawakan, pinatatatag sa aming paglilingkod sa iyo. Ano man mga problema at pagsubok, ibinabato ng kaaway sa amin. Patuloy mo kami pinangahawakan, mahal na Panginoon. Marami pong salamat. Sa patuloy na proteksyon sa napakagulong mundong ito, patuloy na pag-iingat, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoon. Hindi na namin kinailangan na maging mataas na uri ng tao sa lipunang ito upang kami ibigin mo. Kami iniyakap mo sa aming karumihan. Kami inibig mo sa aming pagkakasala, mahal na Panginoon. Hindi mo kami itinakwin. Kami pinili mo, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat. Kaya dalangin namin na patuloy mo kaming patatagin, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at bigyan mo kami ng lakas upang magampanan lahat ng iyong mga nais, banal na kalooban sa aming buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga tinatangkilip, ang kanilang mga dalangin, tugunin mo ang kanilang mga problema, lutasin mo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming beloved pastor, mababoy, kalakas ang kalusugan sa punang beloved children. Pagpalain mo kami lahat sa mga kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manalangin tayo, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Taas ang dalawang kamay kung mabigat ang iyong problema. Ipatong ang isang kamay sa ulo at isang kamay sa part ng katawan na tayo ay may nararamdaman. Maging sa ating mga live webcast viewers, hawakan niyo po ang inyong gadgets kung ano man yung pinapanood, TV, iPad o cellphone, ihawak niyo dyan. At ang isang kamay doon sa parte ng katawan na meron kayong nararamdaman. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. O pamapagpalang ang mga Diyos na makapangyari sa lahat. Aming pinakamamahal, pinas na dalangin ng aming minamahal. At ginagalaman ng pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman. Dumiyo ng cancer, TB, leukemia, diabetes, nagtatubos, ibang trangkaso, COVID-19, Delta variant, lumayas kayo lahat sa pangalan ni Jesus. Kasaw, in the name of Jesus, be healed right now. In the name of Jesus, demonyo ng problema, pagsubok, kahirapan, panluluma, panlulubaybay, lumayas kayo lahat sa pangalan ni Jesus. Kasaw, in the name of Jesus, at lang sabi mga dalangin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ano mga atake ng awis sa aming buhay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kasaw, in Jesus' name, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Tayo po, mami na malaya. Sabay-sabay na tumalon at magsasabi ng hallelujah, praise the Lord. Huwag na po masyadong malakas upang hindi na po tayo makagambala sa ating mga kapitbahay. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na pagsamba at pagpadakila sa ating mahal na Panginoon Jesus po lang. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Praise God! At tayo po, mga minamahal, ay darako sa mga mahalagang announcements. Subalit, meron muna po tayong special offering, mga minamahal, dahil nariyan po, patuloy po ang pagpapagawa ng ating pong pastoral, mga minamahal. Inipulingin sa inyong kalaman na marami pa po ang kailang ayusin para po, lalong higit para po doon sa ating mga kapatiran na nag-aayuno po, mga minamahal ko. Maging yung ating yung pong ating jetmatic dyan, mga minamahal, pagkakaalam ko, kailangan pa po dyan ng filter pa o lalaliman pa yung hukay para mas maging malinis po para din sa atin dyan, mga minamahal, kapag tayo po ay gumagamit ng CR na malinis po yung tubig na ating ginagamit, mga minamahal. Kaya huwag po tayo magsawa, mga minamahal, manghimagod na sumuporta po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi mga minamahal, yung way ng pagbibigay natin sa ating mahal na Panginoon, ipinapakita niya yung kondisyon ng ating puso, mga minamahal.
Kapag ikaw ay magaan, magbigay para sa mahal na Panginoon, bukas palad ka palagi sa mahal na Panginoon, ibig sabihin yan, yung puso mo nakatono. Maganda ang kondisyon sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Mga minamahal, at akin pong tinatawag ang ating beloved elder, brother Isidro Kapili, praise God, upang ipanalangin po ang ating special offering. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. At tayo po'y manalangin, mga namahal. Dakila at magpapala ang masalahan at ama namin banal na makapangyarihan sa lahat sa matamis na pangalan na aming pinakamalaking Jesus. Malapanon, kami po'y nagpapatong pasalamat na hindi po naging hadlang malapan itong masamang panahon para hindi ka namin mapapurihan. Sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, malapan noon. At lahat to kami malapan sa bahagi pa ng special offering, malapan kung saan malapan ito po yung gastusin dito sa lugar na ito, sa yung manalagawain sa lugar na ito, malapan noon. At sa mga matatapat, nakikibahagi na yung mga anak. Ikaw po na ang magbalik makaalibang beses, malapan noon. Buksan mo malapan noon yung durong awan sa langit. At ibus mo yung mga palang walang sukat na silid na kalalagyan at sa nais magbigay, ngunit walang hanap buhay, walang sukat na hanap buhay, malapinon, pagkalaban mo po kami ng hanap buhay na sa susunod na gawain na kami po'y makapagbigay din, makibalikat din kami, malapinon. At sa unang dalangin ng aming beloved pastor, Willie Stad Almeda, aking samagdalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah! Balik sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa marami pong paraan, hindi lamang sa financial, mga minamahal ko. Kaya hindi po sayang ang ating ipinagkakaloob, yung ating mga sacrificial giving, mga minamahal. Yan po talaga ay ino-honored ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagpalain po kayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise God! At ang ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal, sa araw po ng bukas ay Linggo, mga minamahal, ang ating pong pananagawain ay magsisimula po yan ng alas 9 ng umaga at matatapos ng alas 3 ng hapon. At sa dako po ng San Ildefonso, praise God, ay nagsisimula po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating pong midweek service, mga minamahal, ay ganun pa rin, araw ng Miyerkules, simula po ng alauna ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Mga minamahal, ang ating magdamagang banal na pananabahan, kagaya po ngayon, sa araw po ng Biyernes, yan po ay alas 10 ng gabi
hanggang alas 4 po ng umaga ng Sabado. At para po naman po sa anniversary po ng San Ildefonso, mag-a-announce po ang ating beloved ordained preacher. At manatili lang po tayong manalangin sa kalooban po ng ating mahal na Panginoon. Wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Yan po ay itutuloy ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kalooban po ng Diyos yan, mga minamahal, dahil maraming ang kaluluwang mababautismuhan. Maraming mga baguhan ang madadala dyan. Kaya hindi yan pahintulot ng Diyos na madlangan ng tao o kahit sino man na umahadlang, mga minamahal. Basta sama-sama po natin ipanalangin na wala pong magawa ang kaaway, na hindi po yan mahadlangan, mga minamahal. Antayin lang po natin, mag-a-announce po ang ating beloved ordained preacher, ating beloved Mama Dobby, praise God. Mag-a-announce po sila para po sa full detail ng church anniversary po sa San Ildefonso. Amen, praise God. Kung wala na pong mga karagdagang announcement, mga minamahal, tayo po ay darako na sa ating pananalangin sa pagtatapos. Aking po tinatawagan ang ating beloved brother Romy Villamor, praise God, kung siya po ay nariyan. Amen, praise the Lord. Tayo po manalangin, mga minamahal, sa ating pong pagtatapos. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. O buti ka ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat ng mambanal. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa tagumpay. Hallelujah, at sa iyong paglangis. Hallelujah, sa bawat awitin, sa joyful song, solemn songs, malapinoon. Hallelujah, sa mga buhay na patotoo, sa pagbibigay, at sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir. Sa pagkilos mo, sa hallelujah ng Banal Espiritu, malapinoon, at sa banal na salita na dinala ng aming mga ngaral sa umagang ito. Malapay noon kung paano mo kong iningatan, papunta sa gawain, malapay noon, ganun din po. Hallelujah. Ibalik mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas. Itong isang madalangin sa araw pangalos in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bless you po, mga minamahal.